Ayan, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. Yan po yung pinakamahalaga, ang pag-share ng blessings, lalo na po yung kaalaman kung saan po yung mga legit agency dyan po sa Pilipinas at yung pinaka-address. So ngayon po, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tulungan niyo po ako ma-spread yung pag-share natin ng blessing katulad po nitong mga information na marami po sa atin dyan sa Pilipinas. Totoosin lang po talaga, marami talaga ang gustong mag-abroad. So, kung kayo man po ay interesadong mag-apply papuntang New Zealand, ito pong vlog ay para sa inyo. So, daily farmer po yung pag-uusapan natin ngayon, bound in New Zealand. Kung kayo po ay interesado, huwag po kayo mag-skip ng kahit na ano sa aking vlog. Para po, yung mga legit agency po na sasabihin ko, lalo na po yung address, ay maisulat nyo po at mapuntahan nyo mismo ng personal. So, kailangan po nila ay babae at lalaki. 18 years old pataas. So, yung pinaka-limit age po niya, hindi ko po alam. Pwede nyo pong puntahan yung mismong agency para po malaman kung pwede po kayo or hindi. Kasi marami nagtatanong sa akin, 50 years old, 60 years old. Alam naman po natin sa Pilipinas na yung mga ganong edad, hindi ito naman sinasabi, hindi na ubra. So, 50-50 na siya. So, mas mainam po kayo po mismo yung magpunta. Kasi baka mamaya hindi kayo pumunta, tas pwede pala. Sayang opportunity, di ba po ba? Mas mainam po na kayo po pumunta. Yung kanilang trabaho po na hinanap is daily farmer. Tapos, kailangan po nila ng graduate of agriculture or veterinary course, at least 5 years relevant experience po. Yun po yung hinahanap nila. So, candidate must be bachelor science degree holder in veterinary or similar fields with at least 1 year college. Meron po itong placement fee is up to maximum of 1 month salary. So, yung kanilang agency po ay ang Uniplan Overseas Employment INC. So, ilalagay ko po yung pinaka spelling po dito sa baba. And then, yung address po nila is ground floor and second floor number 302, JP Rizal Street, Quezon City, Manila, Philippines. So, kagandahan po nito sa mga opportunity talaga, lalo na po kung kayo po ay graduate po dito sa similar fields na hinahanap po nila, or at least 1 year college, ay masasabi ko na magandang opportunity kasi napakahirap po talagang sa Pilipinas po. Pasensya na po kayo kung yung aking video ay nahuhuli or nauuna. Pero alam ko naman po yung aking boses ay malinaw na malinaw. Sa mag-headset na lang po kayo or i-loudspeaker nyo na lang po. Pero po kasi sa video talagang nauna or nahuhuli siya. Siguro sa wifi po. So ang kanilang sahod po is 60,000 per year. So magkano nga ba ito sa every 1 year per year? So nasa 2,057,880. So, divide natin sa 12 months. So, meron po kayong around 166,000 or 167,000 per month. So, labas pa po dun yung overtime. Ngayon, kung may overtime po yun, madadagdagan pa po. At syempre, depende po yun sa palitan ng New Zealand dollar to Philippine peso. So, yun lamang po. So, pag sinabi ko po 167, yun na po yun. So, hindi po. Depende po yun. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, depende po yun kung kailan po kayo magpapadala. So, regarding po sa ating mga katanungan, so kasi marami nagtatanong sa akin regarding po sa edad. So, 18 years old pataas. Yung pataas na sinasabi ko, hindi ko kasi alam yung pinaka-limit age. Mas mainam po, total po yan, may nabanggit po akong address at yung pangalan mismo ng agency at nilagay ko po sa baba ng aking video. Mas mainam po na madalaw nyo sila, matanong nyo po yung lahat ng tatanungin nyo regarding po sa mga tatanungin ninyo, sa edad ninyo,
sa mga gagastusin ninyo, marami po mga day off ninyo, ilang hours ang trabaho, may day off ba, paano yung pagkain, lahat tanongin nyo na po kasi pag-abroad talaga hindi talaga madali. So napakahirap po mag-abroad talaga. So mas mainam po kasi kayo po mismo yung magpunta doon, magsadya sa kanila para lahat po ng katanungan ninyo eh masagot po nila mismo. At syempre mismo si agency or staff po ng agency mismo yung makakausap ninyo at hindi po yung ibang tao na labas sa agency. So iniiwasan po natin talaga yung maloko o ma-scam. Marami po kasi na-scam dyan sa Pilipinas na padala ng Western, padala ng GCash, padala ng Palawan. Hindi naman pala ganun yung hindi naman pala sila ano ng agency. So mas mahirap po 'yun, nagagastos ka tapos wala naman pala, para ka lang namigay ng pera. So 'yun po yung iniiwasan natin. So marami kasi yung nagme-message sa akin, nagko-comment na kung pwede daw ko daw ba sila i-apply. So mas mainam po kasi na kayo po mismo ang mag-a-apply sa agency. Hindi po ako, kasi hindi naman po kayo nag-a-apply, kayo po. Kailangan po ng sipag at tiyaga. Pag wala po kayong sipag at tiyaga, hindi po kayo po pwede sa abroad. So, yun po. So, marami kasi nagko-comment sa akin na i-apply mo ko, ipasa mo yung resume ko. O pwede ba yung ipapasa ko resume ko, nasa abroad din po ako. Saka kayo mag-a-apply, hindi po ako. Kasi kung ako, ako po yung mag-a-apply, ako yung mag-a-apply, pero kayo po yung mag-a-apply. Dapat po kayo po interesado kasi ang hirap po ng trabaho sa abroad. So, kung wala po kayong tiyagang mag-apply, ibig sabihin, wala rin kayong tiyaga na mag-abroad kasi dito halos wala rin tulog. Busog kayo sa overtime. So, ang pagod is pagod talaga, hindi kagaya dyan sa Pilipinas. So, yun lamang po yung sasabihin ko sa inyo. Kung talaga may tiyaga po kayo, pwede po kayo sa abroad. Ngayon, kung wala po kayong tiyaga mag-apply, hindi po kayo po pwede sa abroad. Meron pa pong iba na pag-a-apply nila, nagre-resign agad sila. So mali po 'yon. Ito tip lang po ah. Ang pinaka the best po na pagre-resign po ninyo ay yung meron na po kayong flight ticket. Kahit na may visa na po kayo, kailangan po may flight ticket kayo. Paano ko po nasabi? Marami po kasi sa atin na nag-apply, nag-resign na kinabukasan, akala siguro kinabukasan, lipad na. So wala pong ganun nag-a-apply. It takes time po, months. Depende po, lalo-lalo na po sa medical ninyo, kung talagang fit to work kayo sa medical. Maraming nakakapasa sa interview pero meron bumabagsak sa medical or malaki ang ginagastos nila sa medical, unang-una may nakikita sa medical. So kailangan po, kung kayo po ay mag-a-abroad, iwasan po natin yung mga matataba na baboy o alam niyo na po yung mga unhealthy, para hindi po tayo ma-pending o ma-fill sa medical, para po ma-fit to work tayo. Kasi minsan, dun humahaba yung process, dun humahaba yung paghihintay natin. 2 weeks, 3 weeks, magagamot ka muna bago ibalik. So, another process ulit ng medical. So, manghirap po, di ba? So, kailangan talaga matyaga ka. So, ganun po. Mahigpit po. Medical dito sa Pilipinas, medical din dito sa abroad. So, ganun po doon. Di po pwedeng medical lang sa Pilipinas. So, marami nagtatanong sa akin, ma'am, paano po pag nag-medical po ako sa Pilipinas at nag-medical din po ako sa abroad? Magbabayad po ba ako? Wala na po kasi akong pera. So, ang sagot ko po dyan, sa Pilipinas lang po ang bayad. Pero sa abroad, hindi na po. Employer na po yung sasagot doon. Malaman lang po nila na magtali na talagang fit to work kayo, okay po. So, siguro marami siguro dyan, pero hindi ko lang sure na nakakapasa dyan pagdating dito, may nakikita. So, siguro over ano ng sigarilyo, may nakikita na meron palang ano yung baga nila. Dito nakikita kasi sa abroad eh. So, hindi ko lang alam kung pagka ganun eh, pinauwi agad, di ko alam eh. Kaya, may medical ka dyan, tapos pagdating mo rito, may medical ka din or training. So, depende. So, talagang tiyagaan. Ngayon nga lang po, kung talagang wala kayong tiyaga, hindi po talaga kayo po pwede rito. Lalo na po yung information natin, napakaswerte yun na nga po. May nahanap tayo na may ng mga nakikita tayo sa YouTube na nagbablog ng mga legit agency, anong address. Kasi noon, nung time ko, as in wala, ako mano-mano talaga, iniisa-isa ko yung
ano ba to, yung UN, yung mga Pedro Hill na yan, lahat yung building na yan, isa-isa ko. Kasi yung mga building doon, kada isang pinto, di ba, iba-iba pong agency, mga nakaka-relate lang po natin, mga ex-abroad, ano. Nung unang beses kong nag-abroad doon, talaga isa-isa ko. Kasi bawat agency, maganda rin naman yun, advantage din naman. Bawat agency, may iba-iba silang hiring, at malalaman ko kung pwede ako doon. Diba? So yun po yung pinaka kagandahan po nito. Tips din para sa inyo sa mga mag-a-apply bilang isang daily farmer sa bansang New Zealand. So sana po ay nakatulong po ako sa inyo. At so yun lamang po at maraming salamat. So sa mga bago po na nanonood po ng aking vlog, maraming salamat po. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong suporta po sa araw-araw na panonood sa aking vlog at sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. So dito po sa aking vlog, malaki pong blessing sa akin yung merong kahit pa isa-isa or dalawa. So last year, this year, may mga nakakaalis din gamit din po yung aking vlog na napupuntahan nila yung mga agency na talagang sinikap nila makapag-apply. Ngayon po ay nasa kanya, iba't ibang bansa na rin sila, sa Japan, sa UK, iba-ibang bansa. So yun lamang po at sana na-share nyo rin po yung aking vlog. Maraming salamat po.